What's up and good afternoon, Kapinas! So, ningit naman sa lahat nakakaalam regarding sa nanay ni Factor and sa mga kapinting family. This is getting out of hands. Masyado na siyang lumalaki getting out of hands dahil sa mga bashers at mga commentator. Which is ako, kaya ko ginagawa to, is not to gaslight. But, para mapagkayos sana yung dalawang pamilya. On my first vlog lang naman, sinasabi ko na sana magkausap na sila at magkaayos. Pero right now, habang tumatagal, lumalalim at lumalalim ang pangyayari. Masyadong nang umiinit. Ito po, mapakita ko na sa inyo kung saan nagsimula. Galing ito sa post ni Ma'am Divine Gonzalez, which is yung nanay ni Factor. So ito po, umpisa na natin and please bear with me dahil babasahin ko na lang po siya isa-isa and ipapost ko rin naman po yung mga sinabi. So ito po. So dito po makikita nyo as sabi ni Ma'am Divine Gonzalez. Dito ho nagsimula eh. I don't know kung dito ho nagsimula pero isa ho to sa pangyayari at dito na umalma yung mga bashers. Nagkakaroon na, nag-gaslight na siya. Lumalala yung apoy. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo at sinabi ko lang ang totoo sa social media dahil ang akala ng tao buong taon si Gavin ang nagpapaaral sa anak ko. So yun po. FYI, isang beses lang at content nila yun. Kaya ako nasabi na one time lang yon at nagpasalamat ako sa bagay na yan sa Kapinting Family. Siguro naman napanood nyo na vlog ni Gavin, bakit di nyo tanggapin ang totoo? Tinulungan man niya anak ko, pero pinagtrabahuhan niya yon. Nagpapasalamat kami kay Gavin, so paano nyo masasabing ungrateful ako? God bless na lang po sa inyong lahat ng mga bashers. Love you all. So yun po yun. So doon na po nagsimula na kasi marami na hong basher kung anong sinasabi. Ang grateful si Ma'am Divine, tawag dito, yung ibang medyo below the belt na eh. Talagang ako habang binabasa ko parang napapaano ko, wow, ganito na ba talaga ang mga tao? Well, basher is a basher. Ganun po sila, yun ang lifestyle nila, yun ang ugali po nila. So continue po tayo. So dito po sa sinabi pa rin ni Miss Divine, ni Ma'am Gonzalez, Divine Gonzalez, ano ba pinaglalaban ng mga bashers na to? At ganito na lang ako para tangan. Di na tama ang sinasabi nyo, below the belt na to, nakakasakit na kayo sa kapwa nyo. Ako walang sinabing masama kay Gavin, sinagot ko lang ang live niya sa TikTok at natural. Bilang ina, nasaktan ako sa mga sinabi niya kahit na di siya ang nag-rap name pero di ako tanga. Para di mas maisip na anak ko ang tinutukoy niya dahil siya yung pinaalis at siya din yung tinutukoy niya na puro baksak at di na nagpapapasok. Meron pa ba sa ibang grupo nila na pinaalis na bukod sa anak ko at kay Kojak? Mas maganda pa nga ang sinabi na niya sa live niya ang totoo na dahilan para madinig ko mismo sa bibig niya kung gaano baka bigat ang ginawa ng kasalanan ng anak ko dahil hanggang ngayon wala pa din akong narinig na malalim sa dahilan kung bakit niya pinalayas at tinahatid gamit ng anak ko kahit 10 oras na ng gabi. Oo, sino ba para sabihan ang nangyari? Isa lang ako sa ordinaryong tao at isang OFW. Pero yung respeto man lang na ipaalam sa akin yung ginawa ng anak ko, sinabi nila mali sana. Tinaratang sa aking kaso, ako pa ang nagtatanong na bakit ano ang nangyari. Tama kung tinuring niya ang kapamilya anak ko. Dapat kinausap mo siya ng personal about sa problema o ginawa niya na kung ano yung maling ginawa ni Pakto. Mahaba ko ito ay continuous tayo. Nag-iiyak ang anak ko ng mangyari. Yan at na-depress. Natural, nandito ako sa ibang bansa. Nag-aalala ko, nagtatanong kung anong nangyari. Nag-chat ako kay Kalo, ayaw niyang sabihin ang dahilan, ang anak ko na lang daw ang tanungin ko. Sa nagsabi naman ang anak ko kung anong mangyayari, pinilit ko pa din si Kalo at tanungin dahil gusto ko pa din sa kanila mandinig kung ano ang talagang ginawa ng mali ng anak ko at iisa sila ang sinasabi. May pagkakamali man ang anak ko na ginawa pero nung araw din niya yon, nag-message siya kay Gavin para mag-sorry at magpasalamat sa lahat ng ginawa ni Gavin. Kung kapatid ang turing niya sa anak
ko, dapat hinintayin niya ang reply ng anak ko or reaction sa message niya nung time na yon. Gusto ko lang din ipahatid dito sa social media na lahat ng ginawa ng Kapingping Family sa anak ko ay labis ko yung pinasasalamatan at tinatanaw ko yun ang malaking utang na loob. Wala akong intensyon na sirain ang pangalan ni Sir Gavin na isang popular. Uulitin ko, sinagot ko lang yung sinabi na walang nakarating na sorry sa kanya, which is not true, nag-message ang anak ko sa kanya. Hindi ako nakikipag-away sa mga basher. Yan ha, hindi ho nakikipag-away si Miss Divine. Kahit anong iparatang niyo sa akin, I'm not affected dahil sa totoo lang ako, mahal ko ang anak ko, kaya ko siya pinoprotektahan at pinaglalaban or nagkamali siya sa admitted niya na pagsisisihan, nag-posted din siya sa social media. Yun sa mga nagsasabing dapat pinuntahan si Sir Gavin para mag-ask ng sorry, kung nandyan lang po ako sa Pilipinas, hindi nyo na yan dapat sabihin dahil ako mismo ang pupunta at aalamin ang totoong nangyari. Nananahimik kami, ang dami nagtatanong kung bakit nawalaan ako sa Kapingping, pero wala kaming sinabing dahilan at gusto ko mismo sa bibig ni Sir Gavin madinig. Kaya sana nung nag-live siya, hinintay ko din na magsabi siya pero sabi niya ayaw niyang makasira ng isang tao. Yun naman pala eh, bakit di niya ako sinabihan? So dun po yun, ayun po yung medyo mahaba yung sinabi ni Miss Divine. Kaya lang ito na po, ang dami pong reply dun sa sinabi ni Miss Divine. Katulad ho nito, isa, Divine Gonzalez, di nga niya sinabi yung issue, ob-ob ka ba? Di nga minention yung pangalan, tapos yung issue, anong kinagagalit mo? Gamitin mo kaya ang utak mo, ma'am, tapos payuhan mo anak mo ng magbagong buhay. So, ito pa, yun pa rin, yung nag-comment, I don't know kung basher or nagko-comment lang, Divine Gonzalez, bahay nila yon kaya walang karapatan na magdesisyon kung papalisin ba siya or hindi. So, medyo nag-gaslight doon, nag-reply si Ma'am Divine. Yun, emoterang pinakamalupit, FYI, hindi ako nagagalit, sino may sabi sa'yo na nagagalit ako? Sa sinagot ko lang naman sinagot ko lang naman ang tanong ng ibang nagko-comments, may masama ba akong sinabi? So, yun po yung reply ko ni Ma'am Divine. Wala tayong pinag-aaway dito, binabasa lang po natin yung mga nagko-comment or yung mga basher. Now, which is talagang binabambuho ng komento si Divine Gonzalez po. May isa pa kong reply si Ma'am Divine Gonzalez. May sinabi ba akong karapatan ako? Ang sinasabi ko sana naman, pinahatid ang gamit ang anak ko ng 10 oras ng gabi. Sana as a mother of factor, sana sinabihan nila kung anong dahilan. Ikaw yata ang nagagalit, day eh. So gusto lang malaman ni Ma'am Divine, 10 oras ng gabi pinahatid yung mga gamit. And yun nga, as a mother lang, gusto lang malaman kung ano lang nangyari. So that's it. Ito medyo below the belt eh. Nakalagay oh, Divine Gonzalez, K-Pal since 2004. Guys, naman, huwag naman ganon. Masyadong ano na yan, below the belt na yan. Hindi nga natin pinag-aaway ito eh, di ba? Ang wish, ako, wish ko nga lang eh, di ba? Huwag na natin pag-awayan. Ako, ang wish ko lang is, di ba, magkausap na sila. And, matapos na lahat to. Ito pa isa. Ito, guys, oh. Divine Gonzalez, dapat pala Kapingping ang mag-first move na kumausap sa anak mo. Klaseng mindset yan, mother. Pag ganon, na alam nila na iniisip mo kung may mali ka sa sarili mo, dapat diba, ikaw din magtanong sa sarili mo, ikaw mag-first move, diba? Hindi ang mga Kapingping. Yun ang gusto nilang parating. So ito, another one, galing sa isang commentator na nag-comment doon sa vlog ni Ma'am Divine Gonzalez. Nag-vlog na ang ungrateful nanay. Diba? Lahat naman may karapatan mag-vlog eh, kahit sino man eh, maliit or malaki. Kahit sino, di ba? Hoy, Divine, sobrang kapal ng mukha mo. Mga walang utang na loob kayo ng anak mo, manang-mana ugali ng anak mo sa'yo. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Isa lang yan sa pinaka talaga. Napaka below the belt na, napakalalim, galit na galit eh. Kung parang pag naita man sa salita, lumalabas na yung ganito sa lege.
Guys, wala tayong pinag-aaway dito, 'di ba? Ang gusto lang natin, both side magkaayos. Ako nga, I wish them na magkaayos talaga. Yung habang nagla-live si Ma'am Divine Gonzales, may isa po na ito, nag-comment. Yung akala mo feeling God bless siya, pero parang pinapakita niya na walang ibang talent ang anak niya para laging sisihin ang kapintin. Ha 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 ha. Kahit pinaghirapan niya yon, walang ginawang masama si Sir Gavin sa anak mo. Tanggapin mong may mali ang anak mo, hindi ka puro may tama sa utak. Sa trabaho nga, pag nagkakamali ka, pwede kang masisante. Tapos big deal yung pagpapaalis lang sa kanya. So ngayon, sariling sikap, magpasikat kahit walang maikontent. Kasi this past few days po, parati na nagla-live si Ma'am Divine Gonzales. Pero every time na nagla-live po siya, nako, kung mababasa niyo lang po, hindi ho nawawala ang mga bashers po. May mga sumusuporta sa kanya, which is good, I like that, pero hindi ho nawawala yung mga basher, which is na ayoko ho. Kasi ano ho eh, gaslighting eh. Parang ang dating sa akin, pinagsasabong nila yung dalawang pamilya eh. Which is maling-maling-mali po. Yan, galing ho sa isang ano din po, ayan, commentator. Yan. Ito po. At least ito, dinepensa niya si Ma'am Divine. So, supporter po ni Ma'am Divine. So, blank yung pangalan po. Ayoko nang banggitin eh. Bago Ma'am Bash, siguraduhin mo muna tama yung spelling ng kapintin mo. Halatang hindi siya natonood eh. Sumagot po siya. So, pinagmalaki yung spelling. Aral ko muna para sa ugali mo. Yan. So, sagot na naman ulit si ate. Kamusta naman yung ugali mo, mo ante? So mismo yung mga supporters and bashers, yun po, sila sila rin po. Yan, nag-aaway na rin po sila sa comment section po. Whew. So guys, yun nga, di ba? Ang hirap talaga. Ito lang masasabi ko, we're not against anyone, kahit kanino naman or kahit sino, di ba? Wala naman tayong against, diba? Ang gusto lang natin mangyari, ako, ang gusto ko mangyari kay Miss Divine Gonzales, kay Factor, tapos sa mga kapintin na magkaayos na po. Yun lang ang hinihiling ko. So sana guys, wag na po tayo dumagdag or mag-gaslight po sa pangyayari, diba? Comment na lang sana tayo ng ano eh, diba? Hope for the best of the two families na magkaayos po silang dalawa. So yun lang po, Kapinas, please po, stop na po yung pagga-gaslight, okay? Mga bashers dyan, mga supporters, support or support. Pero yung mga bashers, please stop na po. Don't, please, don't gaslight na po. Huwag na po natin palakihin. So, Kapinas, one love and peace, peace lang po tayo lahat, okay? Peace sa lahat. Love you all. Sana magbati na ang kapintin tsaka sila Factor. One love, guys. One love.